Ito ay binigay lang sa akin aking kaibigan. Para itok. Ang dami ng bunga, oh. Hello, hello mga ka-agrid. Magandang hapon ng Linggo sa inyong lahat. Andito tayo sa Kubo. Alright. Ngayong hapon, bibigyan natin na kayo ng konting vlog, konting topic. Siguro may kinalaman to doon sa simpleng bagay lang na pwede kong ibigay sa inyo. Yung tip is yung paglalagay ng mulching doon sa mga bagong tanim natin ng mga fruit trees. Like for example, magtatanim kayo sa mga tabi ng bahay ninyo o hindi kaya sa mga lote-lote ninyong bakante. Ano ba ang magandang gawin para hindi gapangan ng baging at mamatay yung inyong tinanim? Usually kasi nangyayari din sa akin yan. Bumili ako ng maraming seedlings tapos tinanim namin. Afterwards, hindi masyado nalagaan. Pagdating namin, wala na, kinain na ng baging doon sa lote na ano, yun ang problema. Kaya ano ba ang magandang gagawin para hindi gapangan ng baging at kahit matagal ninyong puntahan, hindi agad-agad mamamatay. Alright? So, yun yung bibigyan natin tip sa inyo ngayong hapon. Papakita natin sa inyo yung mga ginagawa natin para magawa rin ninyo sa mga lote-lote ninyo, lalo doon sa mga nagtatanim-tanim ng mga fruit trees o kahit yung commercial size, pwede nyo rin gawin yon para hindi kayo masyadong mamatayan ng mga halaman. Alright? So, yun yung gagawin natin ngayong hapon mga ka-greet. Pero bago yan, hindi po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Noel Agri TV, at mag-follow sa ating Facebook page, Noel Agri TV. At doon sa mga nag-follow at mga nag-subscribe, maraming salamat po. Thank you very much. Alright. Nandito tayo. Mayroon tayong example dito ng... Ito. Ito bata pa to. Alam niyo po ba kung anong puno to? Ito po yung miracle fruit. Alright. So, same thing yung sistema. Since may mga plastic mulch pa ako, so nilagyan ko ng plastic mulch bago ko siya tinanim. Kasi nga po, yung mga baging na yan, matitindi yan. Yan, oh. Yan yung mga baging na yan. Yan ang mga matitindi pumulupot sa mga tinanim natin. Pag tayo ay pag-less ang supervision, less ang management, minsan iniiwanan lang natin dun sa lote natin. So yan, kakainin po niyan yung puno. Yan, oh. Matitindi po itong mga baging na to. Ayan. Isa sa mga pinakamatindi pumulupot yan sa puno. Now, kung walang plastic mulch to, itong aking miracle fruit, ito po miracle fruit kasi na ito, ginagamit natin pang gamot sa lahat ng uri ng sakit, lalo na sa mga barabarang puso at saka sa baradong ugat. Ito po ang pinanggagamot natin, lalo na sa mga na-paralyze. Ito yung nagbubunga ng malaki. Lagi kong binablog. Ayan. Kaya mahal na mahal ko yung miracle fruit. Cuttings lang po yan. Ayan o. Cuttings lang siya. Tininom natin yan. Ngayon, kung wala po siyang plastic mulch, hindi na lagi kong sinasabi na technology natin na kahit hindi plastic mulch, kahit sako, basta yan ang malaking bagay. Pag na-prepare nyo na, lagyan nyo ng plastic mulch o sako kung ano man, bago butasan, dun kayo magtatanim. Alright? So, ganyan lang yan. Tatabunan nyo ng lupa. Para malaking bagay po siya makakalaban siya dito sa mga damo na sumisibol. Mababawasan yung ating problema sa damo. Alright? So, yun po yung tinatawag natin na plastic mulch. O kahit hindi plastic mulch, kahit plastic ng abono, pwede po nyong gamitin. Dalagan nyo lang po na, yun ayo, ito may lupa. Yan, dalagan nyo lang po ng lupa na sa paikot. Kahit ano pong halaman ang itanim ninyo, as much as possible, lalo na kung hindi naman may mga lote kayo na hindi nyo bihira nyo mabisita, lalagyan nyo po nyan. Pero, bago nyo po lagyan yan, basain nyo po ng tubig as much as possible. Kung maaari, isang timbang tubig yung basain nyo na ganyan bago nyo ilagay yung plastic mulch para may baon siyang moisture. Alright? Ito yung aking RR na rambutan, wrong ring. Meron siyang mulch. Ilalim. At least, kung magdadamo man kayo, sa gilid lang, di ba? So, malaking bagay po na may ganito. Kahit hindi po plastic mulch, kahit sako lang. Pwede na po yan.
ginagawa natin. Ayan. Kita nyo? Yung puno. Yan na yung puno. Malaki na. Hindi natin nilalagay ng ganyan. Grabe na po ang damo niya. Ganyan itong aking santol. Laki na ng santol. Ayan. Pero alam yung puno. Ganon. Ayan. Hindi lang po gulay ang pina-plastic mulch, pati po mga fruit trees. Para hindi ka ma-problema sa pagdadamo sa gilid. Hindi siya gagapangan. Alright. So, madali siyang i-manage. Ganyan din po ang gagawin natin sa pagtatanim natin ng kalamansi. Ito. Ito ay binigay lang sa akin na aking kaibigan. Si Itok. Itok, para Itok. Ang dami ng bunga oh. Kailan ba namin tinanim to? I think. Mami! Mga kailan natin tinanim tong kalamansi na to? Mga ano? Nakaraan? Most likely mga... Ha? Mga ilang buwan na to? Ha? Ajun? O, isang taon? Almost one. Hindi naman siguro. Baka hindi lang. Kasi may tanim na akong ano nun eh. Ha? Tanong natin. Pero tingnan nyo. Ang daming bunga. Ayan oh. Oh, grabe ang bunga niya oh. Ayan. Ayan ang bunga niya. Ayan. Ayan, sandamakmak ang bunga niya. Ayan oh. Kita niya. Ayan. Ganito magbigay ng pera itong kalamansi. Yun! Nakita niyo po kung paano ginagawa natin doon sa ating mga fruit trees para tayo ay makapagbuhay ng halaman na hindi masyado ang management. Hindi tayo masyadong, kahit hindi natin masyadong laging pupuntahan. Pero tatandaan natin, pag nagtanim tayo, dapat po dating alagaan. Lalo na yung pagdidilig, lalo na pagtaginit. Pero pag ganito tagulan at nakamulching yung inyong tanim, eh most likely mabubuhay na po yan. Alright? So hanggang dyan na lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Lagi tatandaan dito sa ating munting channel, WLAG TV, Farmers Ambida!